So, 5 years na sa ako ang pagpuyo diri sa Espanya. And that means, kailangan ako i-renew ang ako ang residency to permanent. Pero nakadeside ko, before na ako na siya buhaton, i-renew sa ang ako ang Philippine passport. Nga timing pod, mag-expire na soon. Pero, at first, I was very apprehensive. Kay, I don't know the whole process. Kay, it's my first time to do it. And then, we are in the middle of the pandemic. Pero, I have to get it done though. So, moto, gibuhat na ko siya. Huwag ako ang i-share sa inyo ha, ang ako ang experience sa pag-renew o Philippine passport dire sa Espanya. So, walay nahitabo nga consular outreach sa among pinakaduol nga consulate. Or meaning, wala sila'y serbisyo sa pag-renew o passport. Only mga other documentations like NBI clearance. So, mauto, kailangan ako muadto og Madrid. Luckily, ako ang husband mag-renew po sa iyang passport sa Madrid, sa Norwegian Embassy. And then, so, mauto, nag-conduct or nag-kuha ko og appointment online. And then, nag-travel me og pila ka oras, passing through the regions of Murcia og Castilla-La Mancha. Actually, ang biyahe ato, it was allowed. Basta na lang kay justification. Ang consular office di ay nga dapat nimong adtuan kay sa Madrid kay ang Calle Guadalquivir number 6. Na ako nakita online nga Calle Eresma 2. Pero I think it's just in the same area. On the other gate, on the other side of the embassy. Kaya nga tuwang embassy magud sa Madrid kay nasa sa corner lot. So, nag-stay mi sa isa ka hostel, sa isa ka small hotel dito. Based on my experience, limpyo siya, barato, ug duol ra kay siya sa embassy. And at the same time, duol ra pod kaayo, just a few steps from the parking garage. Kaya nagdala mi ato sa kanan. So, sa Madrid, lisod ang pag-parking. And then, my husband did his passport first. The following day, ako anapod ang ako ang giprocess. Pag-abot na ko dito sa embassy, I went to the counter and then gipresent ako akong mga requirements. Pag umani mo og set og appointment online, maghatag na sila og email wherein nakabutang dito ang ubang mga requirements nga dapat pod nimong dalon aside from sa nakalista sa ilang website og ang ubang mga instructions para malikayan ang transmission or contagion of COVID. So, I went to the counter, as I said, and presented my requirements. After that, after they checked my requirements, gingan ko nga adto sa cashier to pay the 54 euro fee. Nga gingan ko sa cashier nga magulat lang tawagon para sa kuang photos o fingerprints. Para sa kuwa paspas ang process, and then also I felt happy kay nakita na ko ako mga fellow Filipinos, especially ang mga Bisaya o mga Cebuano. But sad at the same time kay daghang mga social restrictions. When I headed out, by the way, ako nakita nga kababayan nato, very friendly, nga nagabaligya og fruitcake sa gawas sa gate sa embassy. And of course, I have to buy. But it's just that I should have bought more kay lami kay yung baligya nga fruitcake. So kudos sa atong kababayan nga naningkamot pod og baligya. After 2 months, nabasahan ako ang pangalan sa list of release passports sa embassy website. As per embassy instruction, since layo man ko, kailangan ako mag-avail sa service sa usa ka courier. So niadto ko sa MRW office. It's a courier service office nga para mag-request nga ilang ipadala or dalhon nila ang old passport plus resibo with a payment of 13 euros. And then they will bring it back to the office at the same time with a payment of 34 euros kung naana siya sa office para ako na lang kolektahon. So, of course, gina-track na ko siya sa website nila kung asa na ako ang packet. And I was worried a little bit because
it was not real time. Okay, dili siya updated. So, mauto, medyo kulba. But I've decided na mauto lang ko sa ilang office to check. Pag-abot na ko dito, naaraday siya dito ni abot na DI. Ang passport kay valid na siya for 10 years. Unlike sa kuang old passport, the whole design was changed more or less. Especially sa front cover interior part. Kay nakaprint dito ang dako nga image sa Philippine Eagle. And of course, coming from Mindanao, where the largest numbers of Philippine Eagles reside, I felt happy about it, of course. So, mauna siya ang akong experience sa pag-renew sa akong Philippine passport dire sa Espanya. So, I hope naka-learn mo o naka-share ko og tarong sa akong experience dire. Usbon ako, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Hangtod sa sunod video. Adios!